Please forgive me. Just give me one more chance. I promise to be better. I will be better. Please, just one more chance. I want us to spend the rest of our lives together. Mati, will you marry me? Circles, every level, checking myself what out with you. I let myself go, baby. I just wanna know if I'm gonna make it, all that you're taking. I saw these questions, but I got myself from my kidding. Now there's no letting go. On my back, it's a carry, though it feels so low. So you turn up the music on the radio. You made a choice. This is my voice. Semantic, I cried. All the lessons I have learned, even ones that I've unlearned. They were so hungry, so kind of on me, then complaining, cause I got myself from my kidding. That is no letting go. All my baggage I carry, though it feels overload. So you turn up the music on the radio. You made a choice. This is my voice. This is my voice. Pinapatawad na kita kasi mahal kita. Pero hindi na kita pinipili. Isang hello sa lahat ng mga kapamilya viewers natin, Luzon, Visayas at Mindanao, and sa mga nakatutok din sa atin
all over the world. Isa, magandang afternoon sa inyong lahat. Pasensya na po tayo sa ating mga na-experience na technical problems bilang live na live nga po tayo dito sa Hotspot today. Again, kasama po natin, we are still celebrating Pride Month at talaga namang perfect ang kanyang music video na napanood natin kanina, Mati Honyosa! Hello! Everyone! Kamusta po? Good afternoon, mga kapamilya online viewers! Napakakipot naman ng hello! Para baby girl! Totoo! O ayan, marami tayong pagkikwentuhan today, Nak, Mati, and I'm very excited for this episode. Pero bago tayo magpatuloy sa ating chikahan kasama si Mati, naku mga kapamilya, pwedeng-pwede pa rin po kayong magpadala ng stars dahil pag-uusapan natin ang latest single ni Mati na pinamagatang Moving On. Yes. Oo. Agad-agad, Mati. Congratulations on your latest single, Moving On. Pwede mo bang i-share sa amin kung ano ba yung pinaka naging inspiration, the message of this song? Actually, yung kanta na yan, sobrang tagal na, very old song from 2012 pa ata yan, 2012. Tapos, it used to be about, kasi may bago akong crush sa school noon, 2012, high school kami, tapos basketball player. Tapos pangalan niya Troy. Sabi ko, oy Pudge, Troy Bolton, di ba, perfect. Tapos ako yung Gabriel. So, sumulat ako ng kanta na parang nafe-feel ko dati na I don't feel like hindi niya ako parang hindi ko siya deserve, parang ganun. Parang feeling ko kulang ako. Tapos, ngayon, na-realize ko, nag-reunite ako with my college group, may yung banda ko nung college. Tapos, ginawa namin yung kanta. Sabi ko, ano ba yung sentiment ni Mati ngayon in terms of love? So, ang naging sentiment niya, ang na-realize ko, parang hindi ko na pala kailangan ng ibang tao. Okay na ako sa sarili ko. I'm the main character. Parang ganun. Ay, kaya pala, kasi diba from the title itself, parang pag nakita mo na, kuya, sa Spotify, tapos di mo siya napapakinggan pa, moving on, parang feeling mo, diba, it's something that will make you cry while listening to that song. Kasi syempre, diba, everybody's crying when they're when they're in the process of moving on, diba, letting go, ganyan. Yun yung nakasanayan. Pero earlier, while listening to the music video and watching it, sobrang fun, di ba? Even the cast, we have Mati, of course, kasama si Sasa, ganyan, di ba? Yeah. Tapos parang nasa bar na yung pag-move on mo, yung way of coping up mo is loving yourself and just being free, doing what you want to do, di ba? True. Actually, sobrang usual, no? Totoo nga eh. Nakita ko nga ito, humingiti ka pa, ma. Kasi pretty girl ako dun, no? May leading pretty girl man. Ka sa may cut part na ano, na pinapatawad na kita kasi mahal kita, pero hindi na kita pinipili. Gusto mo yan? Hindi ko baka nagsasabi yun in real life, eh. Ano ba yun? Ako, ano, parang kagabi lang. Ah. Kaya pala, namumugto. Sorry. No, hindi na mumugto. Chinita talaga ako. Chinita girl. Oh, yeah. Chinita girl talaga ako. Kaya lang merong may pa-eyebags ngayon kasi minsan kailangan natin siyang i-flex kasi pinagpuyatan natin. Totoo. Ako din. Oo. Yeah. Ayan, going back. Anyway, so ayun, parang na-realize ko nga rin yun na sabi ko, bakit kaya pag after ng mga MMA relationship ko dati, parang feeling ko ang bilis ko maka-move on. Hindi naman sa parang wala lang sa akin. Pero nare-realize ko kasi every after relationship na bago naman sila dumating, okay ako eh. So kaya ko to. So I'm just gonna live my life. That's what life is to me, kumbaga. So I'm just moving on from everything. Next, kumbaga. Totoo. And that's good thing, ha? Kasi syempre, di ba, not everybody can be like you, di ba? Hindi lahat parehas nung way kung papaano. Kasi it really depends on the situation, mm-hmm. the scenario, kung ano yung nangyari. Sometimes, diba, even if it's sobrang tagal nyong naging kayo and you have lots of memories together, pero end of the day, diba, because sa palagay nyo lang talaga na you guys are not working dun sa pagmamahal nyo ng parehas kayo ng wavelength and whatsoever, diba, hindi siya ganun kasakit. Though may mga part na mamimiss and
may mga tao ring makaka-relate din talaga sa'yo kung papaano ka. Pero di ba, aminin mo, ang tapang-tapang ng mga musikero, mga kompositor, ng mga awitin na binabali nila yung genre of, I mean, yung feels nung song na ginagawa nila. Kasi syempre, yun nga yung nasabi ko. At kanina, before watching the music, sabi ko, moving on, Diyos ko naman, bakit naman ito yun naman yung, ito naman yung nirelease na single ni Mati? Parang feel ko, bago mag-start to, baka makarelate, naiyak-iyak pa ako sa extent. Kasi alam mo naman yung kwento. Yes, alam mo yung kwento, di ba? Tapos nung pinapanood ko siya, napasmile ako. Pasabi ko, ang galing no, we can move on sa ibang paraan na hindi tayo naglulugmok at hindi tayo nagsistay sa kalungkutan, di ba? True. Yes, oo. Yung line sa music video na pinapatawad na kita dahil mahal kita pero hindi na kita pinipili. Ito ba? Hugot ba ito straight from the heart of my daughter, Maddie? Actually, marami ng instances niya. Siguro para sa akin, ma'am, pinakamasakit na nangyari is yung wala naman, pero na-hurt ka. Pero wala kang mapanghawakan kasi wala naman. Uy, ang hirap niyan! Totoo. So parang, nung sinasabi ko yon, hindi ko kasi narinig yung mga apology from these people kasi wala naman talaga. Pero I've chosen na i-forgive na lang kasi I think it's time to choose myself. So parang sa daming beses na hindi ako yung pinili, pipiliin ko naman sarili ko. Parang ganon. But the moral of the story, every time we get into a relationship, di ba, kailangan natin talaga yung label from the beginning. True! Di ba? Because it's really hard for us to assume and, na, di ba, yung masaktan tayo ng bakit ba ako nasasaktan? Eh, wala namang kami. True. Sobra. Kaya huwag kayo magpaasa, please. Oo, totoo. Saka doon sa mga tao naman na involved at hindi sila yung nasa sitwasyon or scenario ng pinagdadaanan kung saan nang gagaling yung kinikwento ni Mati or kung sino man. Tama, di ba? Bakit kasi magpapaasa, eh, di ba? Sabihin na agad-agad kung ano para alam yung limitasyon at hindi na umasa pa na parang may something. Totoo. Kumira. Parang true to life na. Ay, hindi, no. Hello. True. Tayo wow. Ang nagpa... tayo pala. Oo. Pero ikaw, what's your message doon sa mga nanonood, nakikinig sa atin sa podcast today? Kung ano yung ano, masasabi mo sa mga tao na hirap mag-let go? Kasi I'm sure ikaw, natutunan mong mahalin yung self mo because of your experiences. And not everybody is brave like you, diba? Kasi yung iba, pag dumating sa ganong punto, may tendencies talaga sila na, ay, ayoko na, hindi ko na kaya, ayoko nang magmahal. Eh, ikaw nahanap mo agad. Your message to them, na mga nahihirapan mag-let go. Siguro ang message ko lang is, mahaba ang buhay, marami pang pwedeng mangyari. And, there's a lot of fish in the sea, sinasabi nila yan lagi. And sobrang cliche na. Pero there's a lot of truth in it din. Na parang hindi doon natatapos. Sabi nga ng isang movie na napanood ko, it was beautiful while it lasted. So I think ano, we should learn to celebrate and look at our past with a smile kasi it was beautiful while it lasted. Ganun talaga ang buhay. Totoo, totoo yan. Pero alam mo, ako, I just wanna share lang to everybody, no? Na sometimes it's easy to just say it, diba? Like, andali kapag nagkakwentuhan ka with your friends, andali kapag may nakaharap na camera. Pero diba, kailangan mo ring daanan yung process talaga eh. Kasi ako, based on my experience, parang feeling ko, it's easy, especially when we are in this kind of industry, this is our job na even if we're not okay, we need to be okay in front of the camera, in front of the people, kapag nagpa-perform na tayo, kapag nasa mga shows na tayo. Pero ako talaga nahirapan ako sa ganong ganap. Hindi ko siya agad-agad na na-take na, okay lang, kasi ito naman ako, ito naman yung ginagawa ko. May trabaho ako, nasarap ako ng camera, kailangan ko maging okay. Alam mo, natutunan ko na kailangan mong daanan yung process, na kailangan mong i-endure yung pain. Diba? Kailangan mong i-endure yung sakit. Kailangan mong ma-realize
ano yung mga bagay-bagay and everything, that's normal. Hindi naman dahil kine-question mo yung sarili mo, you're being too harsh to yourself. Mm. Diba? Pero normal yun na kailangan mong maramdaman yung totoo mong nararamdaman. Kasi tao ka, hindi ka naman robot. Diba? Totoo. Second, parang feeling ko after that, kailangan mong slowly get back on track. Diba? Ibalik mo kung ano yung mga bagay na like what you mentioned. Sabi mo nga kanina, diba, na okay naman ako nung wala siya. Bakit naman hindi ako maging okay ulit? Ngayong dumating siya at bilang mawawala ulit siya, kaya ko ulit na maging okay. And then third, syempre, kailangan mong i-accept. Diba? Mm-hmm. Kailangan mong i-accept yung mga nangyari. Kasi if hindi mo yan matatangga, forever mo yung dadalhin at forever yung bigat sa dibdib mo talaga. And then lastly, syempre, even if ayaw mo din naman na maging civil or okay kayo, you forgive. Diba? Yeah. Kasi yung forgiveness pa din naman, it's very, very important. You can forgive, and I know we cannot forget as early as agad-agad. Yeah. 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, ganyan. Pero diba, time can heal. Always. Yes. Oo. Parang ang dami nating hugo. Oh, guys. Sobrang profound. Ang lalim na natin. Totoo. Parang feeling ko hindi tayo ganito. Kaya nga, may sabi ko, ay, ang lalim na ng concept. Pwede na tayo mag-psychology here. Sumo yun. Hindi, kasi syempre hindi. Pinagdaanan ni eh. Diba? Totoo. Oo. Ang pangit naman kung hindi mo pinagdaanan, diba? Baka mamaya kung hindi ko na-experience yun or kung hindi mo na-experience yun, hindi mo nasulat yung song. Totoo. Diba? Hindi mo nagawa to, hindi mo nagawang i-transcribe into a song na napakaganda at pwede kang paghugutan ng lakas ng loob ng mga makakapakinig noon. Diba? Yes, exactly. That's our job! Correct. At ako din, di ba? Kung di ko pagdaanan yung baka yung mga comment ko lang, kaya mo yan. Oo. Ganun na yung mga comment ko. Kanina, nabanggit ko yung line na talagang tumatak sa akin about pagpapatawad and about sa pagmamahal. If I were to ask you, what is your favorite line dito sa Moving On? Pwede mo ba siyang kantahin? Tapos, explain mo bakit yun. Ang favorite line ko talaga yung pre-chorus na I got myself on my kidding, now there's no letting go. All my baggage I'll carry though it feels overload. So you turn up the music on the radio. You made a choice, this is my voice. So parang ang meaning niya is kaya ko nga naman, andito pa naman ako, I have myself for myself. Like yung first line, I have myself, who am I kidding? Now, there's no letting go kasi when I was born, I had me. And when I leave this world, I will still have me. Parang ganon. And then parang na-realize kasi nung perspective nung nasa kanta na, oh, I have a chance to narrate this story and tell this to the world para makatulong ako sa iba. So kaya yung second line is, this is my way. So it's basically my story about how I put my broken heart and then made it into art. Correct. Ang tare-tare, ang tali-talino ng pagkakasulat. Thank you. Pero ako, na-amaze ako, pero hindi ako nagugulat. Kasi diba, syempre, hindi naman tayo first time nag-usap, magkakilala naman tayo, nila Enzo, diba, nila Lucas, ganyan. So parang alam ko naman talaga kung ano yung circle mo, like ikaw kung papaano ka na, basic Englisher ka talaga. All times, ganyan. Pero ay, ito, if you're not comfortable lang naman answering this question, I just need to ask you this. Gusto ko lang malaman, how's your love life? Diba? Kasi ang dami nag-celebrate ng kanilang love wins because Pride Month, ang dami nating mga nakita. Parang ikaw, parang like si Enzo, diba, very vocal siya with his relationship sa partner niya on social media. Same with Lucas. How about my daughter, Matty? But hindi kami nakakakita ng something or ano. Can you kwento to our viewers? Actually, nasa ano na ako, ma. Parang nasa phase ako ng buhay ko na parang gusto ko munang pagugula ng oras yung pagkilala sa sarili. Kasi feeling ko nung college ako, sobrang deprived ko of dating. Alam mo yan, ma, na late bloomer ang ate mo na ako ay after college na ako nakapag-party, after college na ako nakapag-landi-landi, eme-eme, ganyan. So, feeling ko I've had enough. Wow! Parang ang dami ko nang nagawa. Pero parang
tapos na ako manghingi ng validation or tapos na akong maghanap ng pag-ibig from other people. Now, at 23, I think, nasa journey na ako of, sino ba si Mati? What does Mati want? What can Mati do? Kaya maraming mga plano, maraming mga gagawin. Pero, in terms of romance sa buhay, parang if it comes, it comes. If it doesn't, I have a lot of things on my plate right now. So, okay lang. Parang gano'n. Totoo. Pero aminin mo, diba? Hmm. Love is important din talaga. Love is. I have enough with friends, siguro. Sobrang happy ko na I have sisters like Enzo and Lucas. I have a mama in this industry like Mami Jai, and I have my family. I think parang filled enough ako with the love I need at the moment. So, gano'n. Pero, bongga. Napaka-bongga niyan. In this world, especially this generation, ha, I'm not generalizing everybody, but we all know, let's be honest, diba, maging totoo tayo, everybody is on social media, parang lahat napipressure, diba, napipressure na bakit ganon, bakit ako single, kailangan ko ng kasamon, kailangan ko ng ka-love life, ganyan-ganyan. Pero hearing all those words coming from you na parang sinasabi mo na through friends, through your, like, sa akin, na kaibigan mo dito, sa family mo and everything, and you have a lot on your plate ngayon, ang dami-dami mong mga pwedeng pagkaabalahan. Ang saya-saya lang niyan kasi nandiyan yung makikita mo yung 100%, no, loving yourself, 'di ba? Yun yung pinaka message nung pinag-uusapan natin. And sana sa mga listeners, sa mga viewers natin, yun, oo, tama, ganun nga po yung gawin natin. Ako, to be honest, if you're following me on my social media accounts, 'di ba? Makikita niyo na sometimes I'm sad and everything, may mga hugot ako, ganyan-ganyan. I think, totoo, na-realize ko talaga na yun, kailangan mong tingnan yung brighter side. At wag mong masyadong itoon dun sa mga bagay na yun. Kaya yun na yung pinaka-outlet ko para makapag-release ako ng kapag may nararamdaman ako. Kasi syempre, hindi ko naman pwedeng ipakita that I'm crying, no? On my Instagram live, on my Kumu, or kung dito, ganyan. Pero yun, totoo talaga na dapat i-love natin ang sarili natin at huwag natin isa walang bahala at isang tabi yung pagmamahal from our friends, sa mga taong nandiyan na nagsusupport sa atin, at syempre pinaka-importante sa pamilya natin, kasi syempre end of the day, marami man tayong nakakasalubong sa araw-araw na ginagawa natin, pero ang uuwian pa rin natin talaga is our family. Diba? Amen! Totoo, alam mo, nanonood ako nitong mga nakarang araw ng bagong season ng Idol Philippines, yung mga auditions, yan, nakikita ko yung mga auditions. And I'm very happy na, look at you guys now, ikaw, diba, may single, nakapag-perform sa ASAP stage, nakapag-perform kung saan-saan, at sa iba't iba pang mga invitations ng kunya, kung saan man, na mga events, concerts, ganyan, oo. Masasabi mo ba na itong naging journey mo helps you to mahanap yung sarili mo talaga din? Actually, super, ang laki ng credit na binibigay ko dun sa naging journey ko sa Idol Philippines to today. Kasi ang dami ko nalaman about myself. I thought I could have won Idol. Pero if I won, I don't think I would have been the same person now. Kasi yung pagkatalo ko noon, ang dami kong na-realize sa artistry ko, sa pagkatao ko, the way I present myself, everything about me, ang dami kong nahalungkat na parang shocks, ganun pala, ganito pala. So, sobrang, minsan nga surreal, para akong nalaginip pa rin na dati nung college ako, ang batayan namin ng mga kaibigan ko, pag tayo nakapasok tayo dito sa Star Hunt, dapat ma-interview tayo ni Mami Jai, kasi lahat ng artista dumadaan dyan. Yun yung basihan namin. And now, casually nandito ako every now and then sa show mo, and I get to, you know, rub elbows with all these amazing talent that I've looked up to. So parang, I'm so grateful. Kasi ang dami ko natutunan from peers, from colleagues, from mentors. Not only in one show, but all these multiple shows, na-extend ko na kung ano pang kaya kong gawin. And I'm so excited for more. And speaking of more, di ba, ngayon na nandito ka na, ginagawa mo na tong bagay na dati, pinag-uusapan nyo lang. Siyempre, di ba, it's fulfilling sa isang performer kagaya mo na makaduet yung mga pinaka tinitingala at ina-idolize mo talaga.
given a chance to collaborate with a local artist, sino yung mga nasa bucket list ni Mati na hindi pa ha, yung hindi mo pa nakasama? Kasi I'm sure sa ASAP lang, parang naka-do it nyo na halos, nakasama nyo na lahat. Oh. Actually, Ma, isa sa mga bucket list ko talaga, not only just for Pride, pero just for the entire community, gusto ko ng collaboration with Paul Pablo and si Kio Priest. These are queer music people na sobrang ganda ng music nila right now in the OPM industry. So parang to have a queer collaboration of these great musical artists, yun yung isa sa mga bucket list ko. Siguro gusto ko talaga makapag-duet with Mori. Mori said. Hindi pa ba kayo nag-duet ni Mori? Hindi pa ng full on. Yung ano lang, prod lang na all-star, pero yung duet talaga na kami sa prod, hindi pa. Talaga? Pero maganda yun, magkaroon kayo ng song together kasi kung birit si Asia's Phoenix, di ba? Siyempre itong si Matt, hindi magpapakabog to. Very talented. Tapos musical theater pa kami parehas galing. So, I'm sure happy. Mangyayari yan talaga. Oo. Sana diba, po. Walang imposible ng bonggang-bongga. Oo. And speaking of that, kung halimbawa meron kayong duet or collaboration ni Morissette, ikaw, kung may OPM song na gusto mo namang bigyan ng sarili mong rendition, ano naman ito? Yung talagang dati, syempre ngayon okay ka na dahil pagka sinabi mo yun kay Jonathan Manalo o kaya kay Rock Santos, sir, gusto kong bigyan ng version to. Oo nga eh, grabe, parang pressure ko ah. Sir Rock, may direct address. Charing. Siguro isa sa mga favorite ko po talaga na OPM songs, nung, lalo na nung elementary ako, Scared to Death. Ni Casey. Ah, Casey Tanbingo. Diba? Ang ganda nun mo. Tsaka siguro kung mas older pa, mga ano, tipong linlangin mo ni Mama Reg. Diba? Masapos naman kami ng version mo ng Scared to Death. Ano ba? I'm scared to death. Now that I'm losing you, I'm scared to death. No way I can get through, I'm scared to death. Living this so lonely life without you. Baby, I'm scared to death. Ay, Sir Rox, baka naman. I-record ito. Delina! Ngayon na, available ka daw ba ngayon? Yes po, AOR Studio. Pumunta na ako. Oo. Diba? To your own studio sa Academy of Rock Philippines. True. Yes, totoo yan. So, Mati, ito. Ngayong Pride Month, ikaw, paano mo sinelebrate naman? Maiba tayo. Actually, ano ma, kasama kong idols for a couple of days since last week. Every day kami halos. Puro mga Pride events and isa yun sa mga pinaka-fulfilling parts of my year so far kasi first time ko makapunta sa Pride March na Pride events talaga. Dati hindi ako nakakapunta ever nung 2019, nung hindi pa pandemic. Ang nangyari noon is Idol Philippines naman, first live show. Tapos tanggal ako kinabukasan. Pero this year, first time ko talaga makapunta sa Pride event and the way I celebrated it siguro was in service of the community kasi to sing for them, iba yung pakiramdam ng empowerment na kakanta ka ng This Is Me in front of a crowd of all LGBT people. Tapos kumakanta sila Back to You. Parang feeling mo na, wow, full circle na I get to serve the community and I get paid for it. So, parang yun. Totoo. Ano pang dream mo na gustong-gusto mo talaga na sana someday magawa mo dito sa industry natin? Natin, singer ba ako? Dito sa siguro, industriya. Ano, kung i-extreme na natin, ma, ang biggest dream ko talaga is to put an international Asian descent, openly gay performer singer in the international arena sa Broadway tsaka sa music industry. So, kahit maging Jennifer Hudson man lang, somewhere else in this world. So parang to take it internationally lang, na hindi lang kami pang Pilipinas ng, na openly gay and Asian descent, kundi pang, kasi wala pa akong kilala. Mangyayari at mangyayari yan. Kasi isinigaw mo sa universe,
Diba? And I'm excited na dumating ang araw na pag-usapan natin kapag ito nga ay talaga na mga nakulayan na at hindi na lang siya basta drawing. Diba? So ako, God. I'm very proud and I'm always happy seeing you in flesh and makita na you continue to share your music sa lahat, sa atin, sa amin, sa mga listeners natin. I-invite mo silang lahat na to stream Moving On. Yes, mga kapamilya, you can all stream Moving On now on all digital streaming platforms worldwide. That includes Spotify, Amazon Music, Apple Music, iTunes, Deezer, YouTube Music, and everywhere else. And also, syempre po, sana panoorin niyo po ang music video ng Moving On. Available na siya sa Star Music YouTube channel. So, panoorin niyo po yan. And sana magustuhan niyo po yung concept. It's the first of its kind, a club kid gay wedding na nangyari sa Pilipinas. So, sana po panoorin niyo. Invite mo lahat ng listeners, ng viewers natin na i-follow ka sa mga social media accounts mo and also your upcoming ganap, saan kanila pwedeng mapanood, everything. Yes, you guys can follow me everywhere po at Mati Cunyosa. That's MattyJunyosa. I'm on TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, everywhere. And also, abangan niyo po every weekend nasa The Next Idol PH na show po kami ng idols. Si Farah, si Angie, si Shanae, and si Jello po kami ang host ng online show for Idol Philippines Season 2. And salamat po pala sa mga nanood ng pinaka-last episode ng finale ng Run To Me. Salamat po sa magandang reviews of the show. And yeah, stream my music. Yay! Congratulations once again. Pakinggan po natin ang Moving On ni Mati Cunyosa at supportan po natin siya sa kanyang mga ganap dito sa ABS-CBN, syempre. At sa lahat ng mga shows niya, panoorin natin siya kasi very talented. At kung nasaan man po sila ng idols, puntahan natin, isupport po natin. Kasi sulit na sulit dahil lahat sila, sobrang magagaling po talaga silang lahat. So, ayan, gusto ko lang mag-thank you. Ayan, sa Decal Republic, maraming salamat. I'm excited kasi right after may ganap for today, sila yung ano, naggawa ng car ko. Change nila yung color to my favorite color, matte orange na siya. Maraming salamat sa Decal Republic. Thank you. And I'm inviting you guys to support my business din. Ang Baba Society sa USC Dapitan, yes! In front of C10 sa may SM North Annex sa third level, second level sa SM Manila at sa lower ground floor sa SM San Lazaro. At ang RME Salon sa Galicia Street, dito lang po yan sa may University Tower 2, España, Manila. Mati, thank you always ha, for showing your love and support sa Baba. Thank you, Mama. My favorite. Papadalan kita yung message mo sa akin, yung address mo. I love you, Ma. Sige, thank you so much mga kapamilya sa mga listeners po natin. Maraming salamat din sa inyo. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode every Tuesday and Thursdays dito lamang sa facebook.com/ABS-CBN Network at sa mga listeners din natin dahil may podcast po tayo na napapakinggan din ang Hotspot the Podcast sa Spotify, Apple Podcast at sa iba pang mga podcast streaming platforms. July 2 po, magkita-kita po tayo sa SM Dasmariñas. Kasama ko po si Ataide, JC Santos, Jane Oinesa, Jelay Andres, Bubay and Pipita para sa Beauty Derm Mall Show. Sabado na po yan, kaya see you there sa mga kababayan ko sa Cavite, SM City, Dasmariñas, Beauty Derm Mall Show. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan. Ako po si Jai Ho. Ito po ang Hotspot LAVE live na live. Bye!